provide ng mga heroes dito. Kasi hindi lang naman Dragon yung magbibigay ng damage. Meron tayong Zohed. Merong Selena. So meron din Bruno. So tingnan natin kung anong pwede mangyari. Marami pwede mangyari. Depende sa execution nila. Pero ito yung game number 2 ng ating Grand Finals. NXP MLA dito sa Blue Side Red Side naman ng Tudors Esports. 1-0 lead in favor of NXP. Baka Virus for the Yuzong. Lancy naman sa Selena. James for the Zohed. Zen or K-Zen for the Bruno at Yolo para sa kanyang Carmilla. Now on the red side, Tudors sa nagahabol. Ruru Esports on this Louie. Room on this Uranus. Bentings on this Atlas. Icy on this Lancet. And out naman para dito sa carry. Ang masamang sitwasyon dito, pag nag-standard dito on Tudors sa Papa Earp, 5 minutes gaming, dalawa yung magiging problema nila kasi dalawa yung damage dito ng ating Tudors, which is the carry and the Lancet. So ang kailangan nilang gawin dito, kahit isa, mapugo dito ng NXP, kumbaga hindi makapag-farm kahit isang damage. Kasi pag parehas itong nakapag-farm at nakakuha ng first item nila parehas, trapan dito ang NXP. Ito na nga ata yung pagbawi agad-agad ni paring Lancy, pero hindi pa rin nakuha yun. Na-vacuum pa nga rin yung dalawa, nakuha ni Ruru Esports ang pagkakataong ito. YOLO, hindi nakakawala dun sa zoning na ibinibigay dito ni Ruru Esports. Sabi ko sa inyo, ibang maglaro to si Ruru ng Louie. Kaya kailangan talagang iban pagka yan yung hawak niya. Pero eto na nga, ata yung damage na kayang i-provide ni paring Biru. So hindi rin biro. So kailangan din mag-ingat ng both team. Pero ang problema, wala kasing tank yung NXP. Parang ang mangyayari dito, Papa Herbs, kasi kailangan nilang i-maximize yung early stage of the game na may lamang sila. Having this damage ng Carmilla at saka ng Selena na maganda din na pan-zone. Siyempre, nakuha na nga nila dito yung Selena nila dito. Kaya kinakapitalize nila. Pero naku, ano nangyayari doon? Pumalaga sa tatlo. Si nagpanggap Bendy, si nagpanggap na turtle. Oo, nagpanggap na turtle. Kasi sabi niya, pumilit pa lang eh. Sayang daw eh. Teka, turtle muna ako para dito. Pero ang ganda nung abisal araw dito ni Lancy. So, nagiging maganda nga yun for the side of NXP. So, middle turret dito. Eh, pwede pa makakuha, mga kaibigan. Pero abisal araw, nag-connect na naman! Hindi, pinakawalan! Tinamaan dito ng nagbabagang bola ni Kazen. So, that is a 2-0 agad for the side of NXP. Nakikita ko na, Papa Herb, having abisal araw nga naman ng Selena. Tapos, may stand ka pa ng second skill o mahuhold ng isang ni paring YOLO, ay talagang hindi ka makakagalaw yung combination dalawang ito. Napakaganda ng combination dito ng Selena at saka Carmilla dito sa lineup ng NXP. Pero ito na nga, papasok na nga ata dito si paring Louie at saka si paring Karin. Pinagsaluhan! Parang mag-tropa. Yun yung tropa. Pinagsasaluhan ng lahat ng bagay. Pero eto na nga, abisal araw, magkoconnect. Pinabalik pa nga rin dun! Napakaganda na nga ang pagkakataong yun. Pero Fatalings na, ibigay na naman dito sa pagkakataong ito. Pero patay pa rin siya dun! OMG naman yun talagang medyo masakit. 5-0 in favor of NXP MLA and lahat ng kill ay napupunta dun kay Kazen tsaka kay Virus. Delikado yan, sir. Nakala ko makakaroon pa ng casualty. Pero yun, nakagat din naman for the first time si paring IC dito taking down dito si paring Dina and now Louie on this middle lane. Si paring Doya, papalaga naman daw. Naku, medyo low life na ang buhay dito ni IC. Makakatakas pa kata. Disengage na lang dito para sa side ng Tudors Esports. Uy! Teka, na-dodge pa ng bahagya. Na-dodge pa, pero unstoppable force na ibigay na. Pero James, lalaban niya pa sa dalawa. Mukhang mapapatay siya sa pagkakataong ito. It's going down for this one. 1-for-1 trade ang nangyari. Pero YOLO nakaharap si paring Rome. Wala siyang backup damage dito. Kaya mukhang aalis na lang din siya dito. Pero tignan natin si Virus. Virus, lalaban. Pero napatay pa rin dito. Mukhang magdadrago na. Nagdrone. Tinawag na nga ang tropa niya dito. Pero free hit lang ba? Titignan natin kung tatamaan siya. And pupunta nga tayo kay Jinto. Patay agad. Kita mo naman yung ikot. Parang naikot na ba yung fight time? Binigay doon ni paring Rome. Pero ang mapapansin ko dito, grabe yung NXP. Makipagsuntukan dito. Kahit sa makita lang nila na low life. Ito yung buhay ng isang member dito ng Tudors. Papasukin at papasukin nila kahit alam nila na matitrade sila ng casualty doon. Tama. Ano to, matapak talaga NXP dito sa early stage of the game. Kasi alam nila kung bakit late game, yari sila dito. Ayun, yan din eh. Kaya minamama na nila eh. As soon as possible, kailangan nilang mamain yung laro. Kasi pag di nila minama, magkakaroon ng pagkakataon yung Tudors Esports na, teka, kaya naman natin, ba't di natin palagan? Diba? Parang yun yung nasa utak nila eh. So, NXP dito, yung pressure is real. So, kailangan ng Tudors dito na makawala dun sa pressure na binibigay ng NXP. Kasi pag di sila nakawala, isipin nyo, medyo maliit pa rin yung pera. Pero hindi, masakit na talaga. Nagulat yung buhay niya, mga kaibigan. Parang nilukot na pel. Medyo masakit nga naman yun. Pero Ruru Esports,
kill doon para sa kanya. Top lane naman, makakauwi nga pa. Iyon! Pero tingnan natin sa mga kakataong ito. Si Outsteen, ipatay pa din. 2-0 agad or 2 kills for the side of NXP MLA. So 9-4 ang ating score. Agad-agad dyan, mga kaibigan. Mukhang nakasalubong pa ng dragon doon si Atlas. Naku. Tignan mo naman yung pressure. Tignan mo yung pressure sa first 1. Tapos parang YOLO talagang Lalaban ka ba? Parang ganun yung pinaano. Parang ganun yung gusto niya ngayon. So ito, experience wise, yung Kudos Esports talaga dito, Papa Herb, sa early stage of the game. Experience wise kasi lamang talaga si YOLO. Hindi mo siya, yun yung player na hindi mo madadarag. Kasi sanay na yun sa pressure eh. Kaya yun yung naging maganda para sa kanya. Kasi season 1 pa lang, nakita mo naman, nakikipaglaban yan sa international, di ba? Salty salad pa lang, sir. Pero uy, Fatal Links, nag-connect sa dalawa, mga kaibigan. Ito na nga ata. Oh, nice vacuum! Para sa kanya. Patalamanin dito, mga kaibigan. Pero Kaizen, giving some damage. Ruru Esports, nasaktan. Hindi nasipa sa mga taon, pero Bentings dito, out na lang din. Walang nangyaring casualties, pero lahat sila pulado. Mga kaibigan, uwian na for that one. Pero ganda ng setup, wala lang naging casualties, sayang. Hirap yung burst damage nila having the setup paring Bentings at saka ni Ruru Esports. Ay, hindi pa sapat yung damage nila, ladies and gentlemen. At yun na nga, snowball na naman dito yung Bruno ng NXP. Item check tayo dun sa Bruno. Parang ang sakit na din kasi. Endless battle. Tapos 59 stack niyan. Patong-patong na yan. Tsaka syempre level gap din kasi. Mas malaki yung yung damage per se niyan kasi yung mga skills niya napapataas niya agad-agad kasi level 11 na siya dito. Tingnan mo yung Uranus direct. Direct dito yung Uranus sa baba onte. Iyon, daling-dali, click na click. Iyon. Pero from dito, mga kaibigan, mukhang aalis na nga lang sa pagkakataong. Nakita mo yung pagki-click ni direct? Banayad na banayad, mga kaibigan. Pero kill para sa kanya, mukhang babatay pang dito. And a shutdown for the side of Two Doors. 1-for-1 trade nang nangyari. Fatal Links nag-connect dito. Vacuum magko-connect nga rin ba? Tingnan natin, mga kaibigan, kung lalabanan nila bis sa laro, walang tinamaan. Pero James nakataka sa pagkakanya pagkakataon na yan. Pero ito na nga si Baki Kazen. 2 hits para sa kanya. Pero out pa rin. Cage. Nahuli lang ng ilang segundo dito si si Kazen para makapagbigay ng damage dun sa laban na yun. Pero kung sakaling nandun man siya, pwedeng maging turnaround kill para dito sa NXP. Pupunit at mapupunit sa sila doon. Pero hindi ko masasabi, ladies and gentlemen, pero Tudors Esports, parang 70-30, parang game 1 nangyari sa kanila dito. Talagang pinugo at talagang in-invade nila dito yung pareha sa damage dito, which is the carry at saka yung ating Lancelot. So, in just 7 minutes gaming, medyo a snowball dito. Naku, si paring Bruno. Protektado ni paring YOLO at ni paring Selena. At tatama naman ata. Uy, kamunti ka na naman. Pero second tower na lang doon sa pili. Pero ito, dito, nag-chokeslam na nga pa. Pero sa patuloy yung damage sila dito. Louie taking down si paring YOLO. Pero si Kari, napugo na naman. Tinan mo naman yung dragon. Naado na lang sa base na Tudors Esports. Pero nakikipag 1v1 pa dito. Si paring YOLO taking down si Bruno. Pero naado si paring James. And now, virus nakatakas pa. Grabe naman. Nasa base na siya kanina, Papa Herb. Oo, nilundag mga kaibigan. Roro, laban dito. Pero mababakyong nga ba? Hindi tumama. Pero mapapadya. Uy, napatalon ng bahagya. Pero saksak patalikod para kay IC. Napatay niya dito ang isang player. So tuloy-tuloy na nga ba ang pagkakataon. Pero medyo malaki pa rin yung gold lead ng NXP ngayon. Almost 4K. So kailangan pa din makabawi. Pero magandang step na yon for the Tudors Esports na makawala dun sa pressure na binibigay ng NXP. Pag itong sistema na ito na taking down yung mga core damages ng NXP, kahit papano makakahinga yung Tudors Esports. So, dapat makapitalize na nila to kahit papano makapag-farm dito si paring IC at saka si Outsheet. Pero ito nga sinasabi natin, si paring YOLO talaga kahit alam nila na wala silang tank, ay pinupugo nila dahil alam nila medyo lamang sila when it comes to the item ng kanilang mga damager. So, ito. May Caritas Lancelot pa yan, ha? Kari Lancelot yan, mga kaibigan. Tingnan natin dito kung i-reset nga ba. Gusto lang i-reset ni YOLO, pero hindi ata ma-reset, mga kaibigan. Ito na yung dragon na ano! Uy, nakakuha pa ko. Sila dito, pero tingnan mo yung Kari. Pinuwestuhan na parang dragon, mga kaibigan. Kinalok lang ng siglaglaget. Pusyaw, macaroni. Talaga namang napakaganda noon para sa kanya laban. Things dito, mano-normal pa nga. And Fatal Links nag-connect dito kay paring Lancy. Pero tingnan natin kung makakapatay siya sa pagkakataong ito. Bentings. Uy, pinakawalan. Ang kanyang takoyaki. Napatay pa nga doon. Napakaganda. For the team NXP, tatapusin na! Tower! Lock tower, mga Lodi. Pero ito, wala nang Fatal Links yan. Wala nang Fatal Links yan, sir. Tatapusin na nga ata. Oh, ni Normal Links. Normal Links. Ayun na. It's a JJ. For that one, ang ating grand champion para sa ating qualifiers 1 and